Okay, idol, sa atin pong unang sumbong at aksyon, nakakausap niyo po si Alias Angel. Siya po ay 16 years old lamang po, idol. And nire-reklamo niya yung sarili niyang best friend, idol, dahil sa pananakit sa kanya noong November 3, pasado alas 7 po ng umaga, dyan po sa may barangay Bagbag, Quezon City, dahil, idol, nahuli siya ni best friend niya na kayakap ito pong live-in partner ni best friend. Si best friend is 18. Yes. Si Angel is 16. Mm-hmm. So nahuli ni best friend itong si Angel at yung kanyang boyfriend ni si Alias Cholo. Ni Heart itong si 18. Si Alias Cholo na 17 years old magkayakap. Yes, idol. Nagkasakitan. Si Angel and si Cholo ay magkaakap daw po. Ah, magkaakap lang. Ano ngayon kung magkaakap? Yan nga po. E baka hug. Di ba uso yan ngayon sa mga kabataan? Pag nakita nagkahug. Nasa iisang kumot. Ayan, magkayakap sa loob ng isang kumot. Ibang usapan yan. Mm-hmm, idol. Aray ko. Uy, ay grabe itong inabot ng bata. Opo. Pag-ayusin na lang natin sila, mga bata pa naman ito, pareho sila mga bata lang. Alias Angel? Yes po. Huwag natin papakita yung... Yan, okay lang yan, nakatakip yung... Ano niya, tama. Naka-face mask siya, okay lang. Angel, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din po sa Rocky. Alright, pero bagong lahat, meron ako mga konting katanungan na, okay lang ba? Opo. Alam mo ba na boyfriend ni Heart itong si Cholo? Opo, alam ko po. Bakit mo kasi kinirelasyon pa? Magkarelasyon ba kayo ni Cholo? Hindi po. Bakit kayo magkayakap tapos sa loob ng kumot? Ano po kasi natutulog na po ko noon. Tapos pagising ko po, katabi ko na po siya. Kasi una pa lang po, sinabihan ko na po yung boyfriend niya na si Cholo, huwag po lumapit po sa akin kasi baka po kumana ng girlfriend niya. Paano nakarating si Cholo sa bahay mo? Doon po kami sa may bahay ng kaibigan niya po. Doon ka nakita sa bahay ng kaibigan niya? Opo. Tapos natutulog ka, nakahiga ka sa kama, pumunta si Cholo at nagtaklob kayo ng kumot at nagyakapan. Sino kumuha nitong litrato? Yung girlfriend niya po si Heart. Naabutan kayo? Opo. Naku, yun lang. Okay. So walang sabi-sabi, sinaktan ka agad ni Heart. Paano nalaman ni Heart na nandoon si Cholo at nandoon ka? Ano po? Hinahanap niya po kasi yung boyfriend niya po si Cholo kasi magkaaway po sila ng time na po yun. Tapos yung lalaki po walang matulugan kaya doon po muna nakitulog sa kaibigan niya po. At nagkataon na nandoon ka? Opo. Okay, ang babata niyo pa, puro boyfriend agad pinag-usapan. Dapat eskwela muna. Okay, sabi nitong si Salin, bawal hug ngayon, may COVID pa. Okay, o nga naman. Kay babata pa, hi, snail pig. Baka naman bahay-bahayan lang, sabi ni Jeff Fernandez. Okay, ang babata pa lang, okay. Melchor Punzalan, blip yun. At usapin natin si Heart Balager, yung 18 years old. Si Heart, pwede ipakita na? Pag-usapin na natin sila. Okay, yan si Heart. Heart, nandun na tayo, nahuli mo na magkayakap itong si Angel at saka itong si Cholo. Hello? Okay. Mali po. Alright. Si best friend mo si Angel, di ba? Opo. Okay, so naabutan mo sila magkayakap. So siya... Ano po yun? O sabi po na yun, wala, hindi niya po kasi lugar yun, hindi niya bahay yun. Nakipag-inuman po siya doon. Tapos po, inaaya po nila ako nung gabi yun, hindi po ako pinayagan ni mama kasi magkaaway nga po kami ni Cholo. Baka daw po, ano isipin ni Cholo? Hindi ko po hinahanap ni Cholo. Ang pinuntahan ko po doon siya kasi ang alam ko talaga is nandun siya. Kaibigan ko po siya eh, kapatid na po yung touring ko. Hindi po alam na pagpunta ko, ganun po yung maalitan ko. Okay. Pero bakit hindi si Cholo ang pinuntirya mo dahil siya yung lalaki, dalawa siya yung... Dalawa silang inaway ko. Dalawa po. Dalawa sila? Opo, kasi po, in the first place po, kung totoo na, nandun yung boyfriend ko, tinabihan siya. Na, gabi pa lang po magka-chat kami kasi inaaya nila ako. Baka sabihin niya po sa akin, di ba? Ate, andito si Cholo. Nasaan, di ba? Pwede naman po yung gano'n. I-chat na lang ako. Alam niya yung bahay ko, magka
Angel. Po. Bago ko kayo pag-ayusin, eh nagbubunga ng sama ng loob tong best friend mo. Siguro nais niya marinig yung mga katanungan niya na magbibigay ka ng maayos na sagot. So kung talagang best friend mo nga siya at dumating si Cholo doon sa puntong yun na yayakapin ka, eh sana pumalag ka. A, and then B, tinawagan mo sana tong best friend mo, oh, heart, andito si Cholo, o andito ako, ano ba ito? Ba't di mo ginawa yun? Nauna po kasi kami doon, dumating na po si Cholo sa bahay ng kaibigan niya po, madaling araw na po yun. Bakit hindi ka pumalag nung yakapin ka niya? Bakit hindi mo siya tinulak o tumakbo ka o malis ka at tinawagan mo agad itong si Hart at si sinumbong mo? Hindi ko po kasi alam, nakatabi ko po siya noon. Hindi mo natulog alam? Na, hindi po. Naiwan po kasi sila ng dalawa ng kaibigan niya. Gising pa po, naglalaro okay. Sila. Sige, ganito. Paliwanag mo mag-usap muna kay magkaibigan. Sige, subukan niyo mag-usap and then subukan ko rin pag-usin kayo. Ano? Mali po yung nasabi niya, sir. Ano, Hart? Po, andito po si Cholo. Po, sir. Si Cholo ang unang nandun kasi nandun, punta dun si Angeline, hinapit siya ng lalaki. Wala po dun nang si Angeline, nag-ML po si Cholo. Pausap po po yung mga kasama nila, umamin po sa akin. Hart? Angeline ang huling nandun, sir. Ang huling dumating, sir. Hart, kailangan mo makipag-usap dito kasi ikaw ay nasa tamang edad na at sinaktan mo isang minor. Mata-child abuse ka rito. Akong ginagawa ko ng paraan para kay pagbatiin. Kahit Hart, naman po sino babae, ganun yung madatlan eh. Naintindihan ko yan, Hart. Ang ginagawa ko, pag-ayusin kayo kasi ang babata nyo pa, puti sana kung matatanda na kayo, di sabihin ko, sabong, fight. Pakinggan ko kung paano kayo magsigawan. Kasi po, pumunta po yan sa barangay. Ang gusto po nila pera. Hindi, wala po akong pera. Hindi nga po ako nakapasok ng trabaho kasi dahil sa kagagawa nila, nai-stress ako. Okay. Laki ako nakatulala. Hindi na po ako pinapapasok. Angel, humingi ka lang ng pera? Hindi po ako humingi ng pera. Eh, ano ito sinasabi? Po ako gusto nila. Gusto lang po ng papa ko magpa-medical po yung nangyari sa akin po. Wala naman po kami pera. Okay. Ah, pa-medical lang. Opo. Pagumot ka. Okay. Ganito, Hart. Mag-usap na lang kayo, total mag-best friend naman kayo. Pag-ayusin ko na lang kayo. Sige po. Kapag hindi ka nag-away dahil sa lalaki, ang dami lalaki sa mundo, Sus Mariosep Santissima. Di ba? Ang tanong pa, is it really worth it yung cholo na yan? Palitan mo na yung cholo na yan. Kausapin ka muna yung cholo, bago kayo mag-usap. Katabi niya. Kausapin yung cholo. Sus. Tingnan ko ha, sino itong pinag-away nila? Jesus! Yan na ba yung pinag-awayan nyo? Kailangan nyo magsalamin. Dalawa kayo, magsalamin kayo. Oy, Cholo. Grabe ka naman. Nakita mo, mag-best friend, nag-aaway ngayon dahil sa'yo? Alam mo naman mag-best friend to. E ba't mo tinalo? Di ba? Ikaw may problema rito. Tuloy, yung girlfriend mo, pwede makulong to kapag nag-push talaga itong si Angel na magkaso dahil siya'y minor. Oh. Ano masasabi mo ngayon? Bakit mo kasi tinalo etong si Angel na alam mo naman best friend ng girlfriend mo? Hindi po sir, ano, bago po siya pumunta doon, nandun na po talaga ako noon. Oh. Hindi, nauna ako sa iyo doon. May iba niya po kasi yung kwento sir eh. Cholo, regardless, kahit nasabihin natin nandoon na siya, kahit pasabihin natin siya nagpapakita ng motibo, ikaw si lalaki, pwede ka naman umiwas. Nagbibigay motibo. Pag halimbawa lumapit yung palay, di huwag mong tukain, sabihin mo, hoy palay, hindi kita pwedeng tukain kasi ang may-ari ng palay na ito ay sa kaibigan ko. Di po sir, siya po yung unang tumabi. Uy, tayo. Tapos ako yung sabi unang tumabi, pinapalayo kita sa akin. Siya ang unang tumabi? Sabi ko, lumayo ba ako maano ko ni Hart, hindi ka lumayo. Niloko na nga kita, di ba? Para lumayo ka sa akin, tumabi. Papaawa. So paano nangyari, Cholo? Ikaw, tinabihan ka ni itong si Angel.
Oh, dahil ikaw nakakatanda, Cholo, sana sinabihan mo siya, wag hindi po. Hindi po, mas matanda po si Angeline, 16 lang po si Cholo, 17 po si Angeline. Ana, baliktad, teka muna, Odette. Baliktad po, baliktad po talaga. Odette, nako, Lunes na Lunes, Odette, ha? Okay, baliktad nyo. So, 17, still, minor pa rin to si Angel, 17 si Angel, 16 si Cholo. Opo. Sige, mag-usap na lang kayo muna, ano? A heart? Mag-usap kayo ni Angel? Sige po. Sige, usap na lang kayo. Ayusin yung pag-usap nyo, ha? And then, later on, ako na lang magpapagamot ng isa sa inyo kung walang pera itong si Angel. Kung walang pera itong si Heart. Sige, usap kayong dalawa. Go ahead. Hello po. Sige, kausapin mo na siya. Angel, kausapin mo na yung best friend mo. Hello, Heart. Di naman natin kailangan naman itong sagot ito, diba? Hindi ko nga kasi alam na tumabi sa ako ni Cholo, eh. Doon na tayo, eh. Ang daming pwede, ang daming mong pwedeng gawin, hindi mo ginawa. It means gusto mo din. Ang daming... Natulog nga ako, natulog ako. Nakakalog mo ako ng kumot. Diba? Pag hindi mo katabi ko na siya. Ang dami mong sinirang relasyon, Angeline, huwag kang tawa ng kwento. Hindi mo lang sa akin ginawa to. Hindi mo lang sa akin ginawa. Madami. Madami kang sinirang relasyon. Ang dami. Bakit? Diba? Bakit ako pa? Pinagtatakpan kita sa lahat. Pag may nangaano tayo, sino nagtatanggol sa'yo? Diba ako? Ginaganto mo ako? Ang dami mong sinirang relasyon. Yung kwento mo kasi, Angeline, iba eh. Dapat aminin mo yung pagkakamali mo. Aminin ko naman ang gumanta. May pagkakamali ako. Di ba hindi ko maalam na ito? Ang daming gustong tumistigo. Ang daming gusto. Yung mga nasirang relasyon mo, mga yung mga pamilya na nasira dahil sa'yo, bitch. Diba sinasabi takin, pero anong sabi ko? Hayaan mo na! Nangyari na eh, wala naman akong magawa eh, diba? Iniisip ko na lang, panaginip na lang, diba? Hindi na nga ako makapagtrabaho, alam mo ba yun? Hindi ako nakakapasok sa online class ko, wala akong palo dahil sa'yo. Hindi ako nakakapagtrabaho, diba? Bakit nasisira pag-aaral mo, ano, Heart? Kasi po, nagtatrabaho po ako para po may pa-online class ako. Hindi po ako makapasok. Wala po akong sinahod. Kasi hindi mo lang nangyari yun. Kasi po ako pumapasok kasi napatsin po ako ni Doc na lagi na lang po ako nakatulala. Okay, teka muna. Naglilibin na ba kayo ni Cholo? Opo, sir. Oh, ang babata niyo pa. Alam ba ito ng mga magulang niyo na ikaw, Heart, ay... Kalibin mo na itong si Cholo? Opo. Both sides naman po, alam po. Both sides. So, payag sila. Payag yung parents mo, payag yung parents ni Cholo. Si Cholo, 16 years old lamang. Payag. Opo. Sure ka? Opo, payag po. Okay. Pero nag-aaral ka habang... Opo, nag-aaral po ako. Nagtatrabaho din po ako. Okay. Sige. Makipagbati ka na lang. Angel, maraming ka na raw sinira na mga relasyon. Sabi nitong si Heart. O, magbati na lang kayong dalawa. Mag-sorry ka na lang siguro dito at pareho kayo mag-sorry sa isa't isa. And then, Angel, kung gusto mong pagamot, ano, may trabaho ba yung parents mo, Angel? Meron po. Anong trabaho nila? Meron po. Ha? Angel, oh. Anong trabaho ng parents mo? Nagmamakay na po yung papa ko sa mama ko po dito lang po sa bahay. Nag? Nagmamakay na po. Nagmamakay na. Pwede ba makausap yung mga magulang mo? Nandiyan ba ngayon? Si mama lang po dito. Wala dyan mga magulang mo, Angel? Nagtatrabaho po si papa. Si mama lang po yung dito. Oh, pwede ba kausap si mama mo? Opo. Sige. Kausapin. Anong pangalan ng mama mo? Jenelita po. Jenelita?
Okay, sige. Kausapin natin si nanay. Nanay ni Angel. Nasaan yung nanay? Hello po. Good afternoon po, sir. Nay, magandang hapon po, nay. Opo, good afternoon po. Good afternoon. Nay, pinag-aayos ko to. Mag-best friend pala sila. At sabi ko nga, dapat hindi sila nag-aaway dahil lamang sa lalaki. At dapat yun nag-aaral sila sa halip na inatupag nila itong mga away ng mga, di ba? Magkasintahan, pinag-aawayan lalaki. Nay, kailangan daw ni Angel magpagamot. Nga po, kasi kumikirot-kirot po daw yung mata niya. Eh, itong isa, wala naman pampagamot. Hindi na nga raw nakapagtrabaho online. So, Nay, totoo ba magkaibigan to, mag-best friend tong si Angel at saka itong si Heart? Hindi ko naman po alam po yun, sir. Pero kayo, Nay, anong gusto niyo mangyari? Yung decision lang po ni Angeline yung nasunod ko po, sir. Okay. Nay, hindi pa nag-aaral itong si Angeline? Nag-aaral po. Oh. Eh dapat, Nay, binibigyan nyo ng gabay na aral muna atupagin. Huwag mo na mga pag... Huwag mo na pag-boyfriend-boyfriend. Marami pang panahon para dyan. Pag eh wala pa po siyang boyfriend. Oh, eh wala nga siyang boyfriend pero sinusulot niya yung boyfriend ng iba. Boyfriend pa ng best friend niya. Yan tuloy, Nay. Nagkalabo-labo na. Diba? Angel, okay ba sa'yo? Makipagbati ka? Makipagbati ka na lang dito kay Heart? And then sa pagpapagamot mo, ako na lang papapagamot sa'yo? Okay sa'yo? Sigurado ka? Okay. Okay, kausapin natin barangay kung gano'n. Sandali lang kayong dalawa. Barangay Secretary ng Bagbag, Quezon City. Sir Rolly Pascual. Yes, sir. Good afternoon, sir. Okay, willing naman po itong magkaayos itong dalawang magkaibigan. So, dadali namin po dyan sa inyo magkapirmahan and then kami na magpapagamot dito kay Angel. Thank you very much po. Sige po. Dyan po namin. Lagi naman po tayong coordinated sa pag-aayos ng ganyan eh. Ayun. Opo. Kahit ng mga nakaraan pa, katulong namin kayong nag-aayos ng ganyan. Kaya nga sir, kaya para pamilya. Thank you very much. Pamilyar po yung pangalan niyo po, Sir Rolly Pascual. Very familiar. Ang dami na natin pinagtulungan, kaso boss. Oo. Ang gusto ko sana, pag tumawag ulit ako sa inyo, mayor na. Wag, hanggang sekretaryo lang ako. Mayor Rolly Pascual, Quezon City Mayor. Thank you very much. Hindi pa naman. Mas gusto ko yung ganito lang tayo, magtulungan na lang tayo. Pwede, pwede. Kahit ang panahon-panong previous kapitan ko, ikaw rin ang kaano ko rito eh. Salamat po, Sir Rolly. Ingat po kayo palagi. Oh, God bless. Thank you very much din, boss. Darito lang kami anytime pag kailan mo kami. Opo. Okay. Sige po, sige po. Ito na ngayon. Opo, thank you. Okay. Heart? Okay. Una, since ikaw nakakatanda, kausapin mo si Angel. Gusto ko makipagbati ka na sa kanya. And then mamaya si Angel naman, kakausapin ka. Sige na, gusto ko magkaayos kayo right here, right now. And then sa chair, sa barangay, magkapirmahan kayo. Sige na, go ahead, Heart. Kausapin mo na tong best friend mo. Sige, magbati na kayo. Heart? Ano man nangyari? Sinisir mo na yata yun ng nanay ni Heart. Sir, pinapagalitan po siya ako. Pinapagalitan ka ng nanay mo? Andyan sa'yo yung nanay niya. Oh, kausapin ko nanay mo? 7 days na po kasi nawawala si Angie nung nakita ko yung so nakita ko sila, dahil po sa akin, kaya nila nalaman na nandun si Angeline sa bahay na yon. 7 days na po siya nawawala na naglayas daw po yan. Noon lang po nila ata hinanap, hindi ko po alam. Ah, naglayas tong si Angel? Apo, 7 days na po siya nawawala. Hindi po totoo, walang boyfriend yan, sir. Okay. Nako, hindi masyado nabibigyan ng gabay ito si Angel ng kanyang nanay, Henelita, kung ganon. Okay. Pero best friend ka niya at ikaw ay nakakatanda sa kanya, ate ka niya kung tutusin dahil para magkakita kayo kanyo. Ako nagpasaway dyan lagi. Okay. Magbati na lang kayo. Sige na, Heart. Magbati na kayo. Magsabi ka na ng mga magagandang pananalita na ikaw ay nakikipagbati na rito kay Angel. And then mamaya si Angel naman. Sige, go ahead. Sige, okay na. Wala naman na sa akin yan. Sana huwag mo na lang gawin
ulit sa iba, lalo na yung sa mga nasira mong may pamilya, may anak. Maging aral na sa'yo lahat yan. Pwede bang sabihin mo, pasensya ka na kung nasaktan kita. Dala lang ng bugso na aking damdamin. Sige, sabihin mo. Kung nasaktan kita, alam mo naman, kasalanan mo yon. Wala akong makuwi ng sorry, wala akong kasalanan sa'yo. Ako yung nasaktan niya, emotional, physical, alam niya yan. Anya ko sa loob niyong magganto? Hindi ka ba nang hiya? Heart, kailangan mo pa rin talaga mag-sorry dahil nasaktan mo siya. Sige na, para matapos na to. Kailangan din marinig niya, kahit paano siya nasaktan. Kita. Kasalanan mo rin kasi. Ano ba nangyari? Kuruting ko kayo sa singit, sabi ni Gwine Marie. Mm-hmm. Pabayang mga magulang, kaya nagkakaganyan mga anak, sabi ni Grace Chua. Module muna bago momol. Ano yung momol? Make out lang. Matthew Deso. Ang lalalim ng mga hugot ng mga batang ito, di ko kinakaya. Joey Lim. Angel, ano masasabi mo doon sa mga sinabi ni Hart? Angel. Ma. Maraming sinabi sa'yo si Hart, nakakatanda mong best friend. Ano masasabi mo sa nakatatanda mong best friend? Okay na. Ano yon? Ito. Heart, yes. Saka lang naman po tanggapin niya yung pagkakatali niya, yung mag-sorry siya sa akin. Hindi po, kasi pati po yung tama, nagalit po sa akin. Wala daw po kasalanan yung anak niya. Yung ganun po, ako pa po yung mukhang masama. Hindi daw po kayang gawin yon. Hindi po sila naniniwala. Gusto ko lang po tanggapin nila yung pagkakamali. Madisiplina si Angeline. Yung ganun po, para rin po naman kay Angeline yun eh, kasi papain din po ako, sir. Natural reaction para sa isang babae na makita yung kanyang live-in partner, ha? Eh may kayakap na iba, best man din, kaya nag-react ka lang. Alright. And then, ikaw naman, Angel, hindi nga naman maganda na best friend mo, na tagapagtanggol mo pa pala sa mga iba mong mga kasalanan, tapos tinalo mo yung kanyang boyfriend. Ang mas maganda dito sa inyong dalawa, move on na kayo, mag-concentrate na kayo sa mga pag-aaral ninyo, ang babata nyo pa. In fact, ikaw, Heart, 18 years old ka pa lang, sana hindi ka muna nakipag-live-in. Marami ka pang oras kapag ikaw ay nakapagtapos na, ang daming lalaki dyan maghahabol pa sa'yo. O, hindi natin alam, makinig, Heart, ha? Hindi natin alam na baka after 1 year, 2 years, baka hiwalayan ka nito. Pwede pa magsawa ito dahil bata pa to. 16 years old? Wala pa sa tamang pag-iisip yan. Ano alam pa niya sa mga love life yan? Baka mami, nakita yan ang sorry ha. May nakita yung mas maganda sa'yo, mas sexy. Biglang tumalikod yan. Dahil bata pa ka eh. Mali ka rin. Sana, tinapos muna yung pag-aaral mo. Oo nga, pumapayag yung mga magulang mo, ninyo. Dalawa. Pero ikaw na mismo sana ang gumawa ng paraan na saka na itong love life na ito, makikipag-live-in sa isang minor de edad, mag-aral muna ako, tapusin ko na pag-aral ko para makatulong ko sa mga magulang ko. Ako sa bahay namin, sir, tuwing Sabado, Linggo po. Hindi. May problema din kasi yung mga magulang nyo. Kausapin ko magulang mo. Wala po si mama, nasa clinic po. Sino nandyan? Tita ko lang po. Hindi ko pwede sir mo ng tita mo. Tita yan. Sino ba nagbabantay sa'yo, tita mo? Na mama mo? Kasi po magkasama na po kami tuwing Saturday, Sunday lang po ako umuwi sa bahay. Anyway, mag-aral ka muna sana. May anak na ba kayo ni Cholo? Wala pa po. Kung ako sa'yo, pakawala mo na muna to si Cholo kasi bad news to, malas to. Kita mo, sabi mo, nasira yung pag-aaral mo, nasira yung trabaho mo dahil sa lalaking yan. Ano pang susunod? Kung ako sa'yo, hiwalayan mo muna itong cholo na ito, let go muna siya, and then concentrate ka sa trabaho mo,
concentrate ka sa pag-aral mo at kapag ikaw ay nakapagtapos na din, pwede mo naman siya balikan kung talagang kayo. Talagang nakatadhana na kayong dalawa. Okay? Kita mo dahil sa iyo, nakapanakit ka ng tao. Ay dahil sa kanya, nakasakit ka ng tao. At ikaw naman, Angel. Kausapin ko nanay mo? Nandiyan nanay mo? Opo. Kausapin ko nanay mo. Nay. Pa. Pasensya na, Nay, ha? Kasi po. Bakit di mo na bibigyan ng ano? Gabay itong anak mo, naglayas daw, tapos ang dami na rin mga kinirelasyon na mga lalaki na may mga iba ng partner na narinig ko sinabi ni Hart na siya ang tagapagtanggol tuwing ito'y nalalagay sa sitwasyon na kung saan sinusulot niya yung boyfriend ng may girlfriend? Ay, hindi po yun. Yung boyfriend ng may boyfriend? Hindi po. Hindi po yun, sir. Anyway, Nay. Opo. Bigyan mo ng gabay itong anak mo. Opo, opo. Sinabi nga ng best friend niya na marami na rin itong kinarelasyon na meron naman daw ibang relasyon na. Kumbaga parang nanunulot siya. Hindi po yun. Sabi lang po yun na wala sa amin po, sir. Ma'am, how would you know? Inaglayas nga. Paano mo malaman? Inaglayas nga, di ba? Hindi po siya naglayas, sir. Umalis lang po siya sa bahay namin kasi napalo siya ng kuya niya. Ilang araw po nawala? Mga isang linggo po. Oh. Pero doon po siya nag-ano sa kaibigan niya, sa isang kaibigan niya. Ma'am, ganito po. Na lang po. Bigyan niyo ng gabay ang inyong anak. Oo. Okay, bantayan niyo po siya. Siguraduhin niyo po na nag-aaral siya. Opo. Okay. At ikaw naman, Hart, hindi naman pala totoo na ito'y naipagrelasyon sa mga lalaki na meron ng girlfriend. Ayun nga po, hindi niya po kasi matanggap, sir. Hindi po siya naniniwala. Sinasabi ko na po yung totoo. Ayun po ang totoo. Okay, ayaw pong maniwala ng mama niya sa barangay pa lang po. Okay, sige. So magbati na kayong dalawa, okay? Magpirma kayo sa barangay. Opo. At ikaw talaga, Hart, ako ang medyo nagkaka problema sa iyo. Bakit kanyo? Kalibin mo, minor de edad. Isoli mo na sa tatay nanay niya yang si Cholo. Isoli mo na. Mag-aral ka muna siguro mabuti. Tulungan mo 'yung mga magulang mo, pandemic ngayon, kailangan nilang katuwang, 'di ba? Tulungan mo sila sa 'yung kinikita mo sa trabaho. Mag-aral ka, tulungan mo 'yung magulang mo. Ibalik mo na sa magulang nila, magulang niya itong si Cholo, okay? Opo. Good. At Angel, sige, magpirmahan kayo sa barangay, tapos tulungan kita mapagamot, okay? Opo, salamat po. Alright, sige, thank you.